Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga ginigili ko mga kapatid, sa muling pagtatagpo natin at pakikipagtagpo sa ating mahal na Panginoon sa Eucharistiyang ito, pinaalalahanan tayo ng napakagandang plano ng Diyos sa atin, hindi lamang sa Kanyang anak na muling nabuhay, kundi para tayo magkaroon ng pagbabagong buhay. Panibagong yugto, panibagong hamon, ngunit mapagwawagian natin sapagkat si Kristo'y muling nabuhay, na ating Panginoon ang siyang ating gabay, at pangungunahan niya tayo pabalik sa Kanyang Ama, sa yakap ng Kanyang Ama. Kaya naman sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang at sariwain natin ang ating mga katauhan, sariwain natin ating pangako sa Diyos, tatalikdan natin ang kasamaan at kasalanan, pagsisihan natin ang ating mga kadustahan at ating isangguni ang ating mga pagkukulang at pagmamalabis at mga kasalanan sa Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngagalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos.
Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol. At pagkatapos, ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ang aking tanging aking mithiin, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithiin, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Ang tanging aking mithiin, Panginooy, makapiling. Haleluya, haleluya, haleluya. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, uwi ka ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang numabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga ginigilig ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagpagpalang umaga po sa ating lahat, mga panalig. Kang gandang balik-balikan, mga kapanalig, mga kapatid, ang mga kababalaghan at mga mabubuting gawain ni Hesukristo nung siya ay nabubuhay pa bilang si Jesus na taga-Nazaret. Binabalikan natin yung mga pagpapahayag ng kanyang kalwalhatian. Binabalikan natin ang mga bagay-bagay, kagilagilalas, kamanghamanghang mga pangyayari na kanyang isinulat ng kanyang mga palad. Eh hindi ba muli na siyang nabuhay? Bakit kailangan balikan natin ito? Kasi mga kapatid, dito natin makikita sa mga nakaraang gawain ni Jesus, lalo-lalo na ang kababalaghang ito ng pagpapakain ng 5,000 mga kalalakihan o 5,000 mga katauhan, ay makikita natin na ito ay patotoo pala sa kung anong magiging kahinatnan ni Jesus. O, di ba? Nang dating si Jesus na taga Nazaret, anak ng karpintero, no, si Jesus na taga Galilea, si Jesus na Nazareno, ngayon ay Jesus na muling nabuhay na siya. Jesus na anak ng Diyos na siya. Kaya nakita natin na yung mga ginawa pala niya ay patungkol dito sa kanyang patutunguhan na ang lahat ng bagay para na gawain natin ngayon ay may malaking epekto o may kinalaman sa magiging kahinatnan natin. Kung ikay mabuti sa iyong ginagawa ngayon, magkakaroon ng kaganapan ang iyong kabutihan sa darating na panahon. Kung ang iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa ay puspos ngayon pa lamang na ikaw ay nakikipamayam sa kanila, ay mas higit na kalwalhatian na iyong tatamasahin kapag ikay muling nabuhay. Parang yan lang ang kwento at tema ni Jesus. Hindi po ba, mga kapatid? Pero tignan natin mabuti, ano ba, bakit nga ba ganito ang pangyayari sa ating ebanghelyo? You see, my dear sisters and brothers, what we are today defines our future. What we are doing today defines who we are in the future. Aba, itong malasakit ng ating Panginoon. Tingnan nyo, ha? Bago niya ipinahayag, bago niya pinamalis itong kababalaghang ito, tinanong muna niya si Felipe. Ha? Kasi alam niya kung anong gagawin niya. Pero tinanong niya itong si Felipe. Parang isang simboliko ito eh. No? Isang sinyales na ano kaya, bakit niya kailang subukan si Felipe at ang mga alagad? Kasi mga kapatid, alam niya na pagdating ng araw, lilisanin niya ang mga alagad na ito. Pagdating ng araw, ipagkakatiwala niya sa mga ito ang kanyang pamamaraan, ang kanyang ministeryo, ang kanyang sinimulan. No? Alam niya rin na darating ang araw, dadami ang mananampalataya. Alam din niya sa kanyang kalooban. Alam niya ang gagawin niya. Pero ang tanong, gagawin niya, sarili niyang ganang sa kanya, alam niya ang kanyang kakayahan. Pero kailangan subukin niya ang kanyang mga alagad. Sa kanila niya ipagkakatiwala itong magandang simulain ng pagtatataga ng kanyang simbahan. Simbahang mananampalataya at hindi lang basta biro-biro simbahan ito. Hindi lang ito kalipulan ng mga mananampalataya. Kung itong 5,000 katao na ito, hindi mo alam pangalagaan. Parang yun ang tinasabi niya kay Felipe. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, paano mo pa, no? Paano mo pa mapapamahalaan ang mas malaki at mas maraking kalipunan na mananampalataya? Ito, 5,000 tao. 5,000 kalalakihan, hindi mga binilang ang mga kabataan at mga kababaihan. Tinanong niya si Felipe, ano ang gagawin mo? Diba? Sinabi niya ito, saan tayo kukuha ng mga kakain ng mga taong ito? Sinusubukan niya si Felipe. Unang-una, pinakita ni Jesus, no, kay Felipe at sa kanyang mga alagad kung paano. Unang-una, kanino ka dapat lumapit sa mga ganito kalaking responsibilidad? Kanino ka lalapit? At sinong dapat mong lapitan sa ganito pagkakataon na sinusubukan ka? Madalas sa madalas, mga kapatid, sinasabi ng isipan natin, sinasabi ng ating kalooban sa Diyos. Pero ang tanong, ito ba yung ganap na nangyayari? Hindi natin nilalapitan ng Diyos. Madalas sa madalas, mahuli na ang Diyos na nilalapitan natin. Bakit? Kinakaya kasi natin.
Kinakaya natin. Di ba? Pero ano nangyari sa ating ebanghelyo? Unang-una, hindi naman ipinagkakait sa atin ang pagkakataon na makahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema kinahaharap sa ating sariling kakayahan. Tingnan niyo ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus. Kay Jesucristo makapangyarihan. Lumapit naman si Jesus sa kanyang ama. Nagpasalamat siya. Nanalangin siya. At ipinadala sa kanila ang isang munting batang lalaki. At ano ang kaganapan noon? Ang kaganapan noon, mga kapatid, ay nagising sila sa katotohanan na sila pala, matapos na magpasalamat sa Ama, sa Panginoon, ay meron din silang kakayahan para magbahagi sa pamagitan ng isang hamak na batang lalaki, sa kanyang pagbabahagi ng kanyang munting baon, ng kanyang munting nakayanan. At dito nagkaroon, ito yung kababalaghan, mga kapatid. Ano yung kababalaghan? Hindi naman pinarami lamang ni Jesus yung pagkain. Pinarami niya in a sense na nakumbinsi nila na magbahagi ang mga tao. Dumami ang tinapay. Nabusog ang lahat. Napuspos ang lahat. Bakit? Sa pamagitan ng milagro ng pagbabahagi-bahaginan. Kapatid, kung gusto mong magkaroon ng biyaya na higit sa inaasahan, unang-una dapat yung gamitin, huwag kang umasang ikaw ay tagatanggap lamang. Bagkus, tingnan mo mabuti. Kung gusto mo makatamasan na mas higit, isipin mo, ano may babahagi mo? At yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kababalaghan dito sa ating ebanghelyo. Nakita ng mga tao, marahil nahiya sila, sampal sa kanilang mga mukha, ang ginawang magandang halimbawa ng musmus na batang ito, na ibinahagi ang kanya natitirang tinapay at natitirang isda, na baon-baon marahil ng bata sa pagsunod kay Kristo. At kung itong musmus na batang ito may baon, hindi malayo na meron ding mga baon ang mga tao naglalakbay kasama si Kristo. Nangangulugan lamang, mga kapatid, na nabuksan ang kalang kamalayan at puso na sa mga pagkakatang ito na marami ang may nangangailangan, kailangan nilang magbahagi. Hindi ba kapag may pangangailangan, ang solusyon dyan ay pagbabahagi? Hindi lamang ang pagbaparami ng tinapay ang milagro dito, kundi ang milagro, kababalaghan at biyaya ng pagbabahagi. Kapatid, 5,000 kataong nangangailangang pakainin. Pero bakit ito ay natapatan? Bakit ito naibsan ng kanilang gutom? Bakit napuspusan sila? Bakit napuno sila? Bakit? Kasi merong pagbabahagi. Ang tanong, bakit tayo hirap magbahagi? Kasi alam niyo, mga kapatid, hindi katulad ng musmus na bata nandun sa pagkakataong ito, no? Tayo kumisa iniisip kasi natin palagi ay yung pangangailangan natin. Isipin natin wala tayo. Itong batang ito, alam niya, kakaunti lang ang meron siya. Sinabi mismo ito ng mga alagad, ano namang silbi niyan? Kakapiranggot lamang yan sa mga pakaraming tao. Pero hindi ito inisip ng batang lalaki. Pagkos ang nasa isip maral ng batang lalaki, well, kulang man sa akin ito, pero ang mahalaga, may bahagi ko. Huwag mong isipin, kapatid, kailanman kung ano yung pagkukulang na meron ka. Bagkos ang unang hanapin mo, kung ano meron ka na pwede mong ibahagi pa. Ayan. The attitude sometimes defines everything. Our attitude, my dear sisters and brothers, defines us as a person. And our attitude as a person defines us of whom we will want to become in the future. Kaya nga ito yung pagpapamalas sa ating ngayon, pinababalik tayo sa napagandang pangyayaring ito. Bakit? Kasi mas higit ang iyong naghihintay sa atin. Ang tanong, kung itong 5,000 katao na ito ay hindi mo mapuspusan, hindi mo maibsan ang kalang gutom, para ano pa lalaki rin ang simbahan, ang kalipunan naman ng palataya, higit pa sa 5,000 katao. Ngayon, ilang bilyon na po tayo mga Kristiyano, ilang bilyon na po tayo kagasunod ni Kristo. At sapat na si Kristo para mapunan ang gutom natin. Sapat na si Kristo at labis pa nga si Kristo para maibsan ang pangangailangan natin. Ang tanong, ano ba ang meron kay Kristo? Christ has the power to convince. And Christ
is convincing us tonight or this morning, mga kapatid, meron at meron kami babahagi. Yan yung tunay na milagro. And kapag merong nagbago sa'yo, kaya merong change sa'yo for the best, that means nabiyayaan ka na. Kapatid, huwag mong tignan kung anong, kung anong wala ka. Ang tignan mo kung anong meron ka may babahagi. Think not what other people can give you, but always think first what you can give for others. And that is what we call sharing. At yun yung diwa ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang sariling buhay. Yung nag-iisang buhay na lamang na kaloob ng Diyos ng kanya, na kanyang ama sa kanya, ibinigay pa niya. Hindi ba? Hindi pagiging makasarili ito. Kapag meron kasi pagiging makasarili, pagkakanya-kanya, hindi mapupuno at hindi mabubusog yung 5,000 kalalakihan o 5,000 katao. Pero kapag may pagbabahagi-bahaginan, ano mangyayari niyan? Busog ang lahat, nakatikim ang lahat. At hindi lang yun. Marami pang lumabis. Kapag lahat nagbahagi, maraming labis. Pero kapag lahat nagdamot, kapatid, lahat gutom. Kaya nga, sa tagpong ito, huwag po sana tayong manatili sa ating pagiging makasarili. Lumabas tayo. Huwag mong titignan kung anong wala ka. Tingnan mo rin kung anong may mabahagi ka. At natitiyak ko, tingnan mo kalooban mo at mambibilang mo at makikita mo, marami ka palang dapat ibahagi. Yun yung milagro. Kaya sa araw na ito, umpisa ng bagong araw natin, magmilagro tayo. Magbahagi tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao ay pinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin at ating sabihin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakhanin ang mga taong nagugutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo mga panalangin na iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at ang hari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amin na Lord. Itong puri-puri ka Diyos, lumikha ng sanlibutan sa kagandang loob. Narito ang aming may aani.
patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na diyang banal. Aman naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulad ng iyong paglingaw at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupan tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Honesto na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na. Bihigyan mo kami ngayon, kakanin sa bawang huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumayin niyo. At sumayin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, narito ang ating Panginoong muling nabuhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain nawa tayong lagi ng mapagmahal at mapagkalingan Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapangyarihan ni Kristo muling na buhay, humayitan po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Diyos. Bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at
ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyaring Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagaling ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butiing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa pingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y mapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mapakapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Et fides sublimes.
sum defectui genitori genitoque lauset iu milatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab untro quae comparsit laudatio amen. Panem de celo preste disti eis. Omne dilectamentum in se habentem. Oremus, Deus, cui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vegeter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.